Let me discuss the example provided in our module 2 in a structural theory 1. It is said in the statement that the floor system of a building consists of a 15 cm thick reinforced concrete slab resting on 4 steel beams. Ito yon, yung beam AE, BF, CG, and DH, which in turns supported by 2 steel girders, AD and EH, as shown at this figure. So the cross-sectional area of the floor beams and the girders are respectively for beams 94.8 cm² and for girders, cross-sectional area niya ay 337.4 cm². So let us imagine ang cross-sectional area niya ay in the shape of W shape. Ito yung I. Na-meet nyo na to sa strength of materials. So yun yung shape. So ito yung cross-sectional area. Determine that the loads acting on the beam CG, TH, and girder AD. So ito, ang tatlong ito, pinakukuha yung assigned na dead load. Ayun. So every material has its own weight. Okay, sasama natin doon. Nakapatong sa kanila yung concrete slab na may thickness na 15 cm. So, you must imagine the elevation in the right side, left side, front, and rear in order to imagine yung system ng pagkakapatong-patong ng mga framing. So, let me draw the elevation at the right side. Let's say ito yung concrete, nakapatong sa steel. So ito yung steel beam. Ito yung concrete na may 15 cm thickness. Then ito yung girder. Tigkabila. Kaya yung beam, simply supported siya. Tigkabila. So kapag in-idealize ko yan, itong steel beam, ito siya. Supported by, sabihin natin, ito ay R1 at ito ay R2. So, idodrawing ko dito yung kanyang uniform load. Hindi natin alam kung ano pa yung magnitude niya. Kukunin natin. So, yung kanyang uniform load representing to small W is equivalent to weight of concrete slab plus self-weight. Steel beam. Ayan. So, we have the table here. The unit weight of construction materials. So, ang materials natin ay concrete slab. So, given 23.6 kilonewton per cubic meter. So, ito yun. No? Ang unit weight naman ng structural steel ay 77 kilonewton per cubic, cubic meter. Yung thickness ng concrete na 15 cm, you must convert it to meter, that is 0.15 meter. So, you must get the tributary area. Yung tributary area, ano yung assigned na area sa bawat structural frame? So, ito, yung panabi na beam, wala na siyang load dito sa kabila niya. Magkapareho sila ng beam AE. Kaya ang parehas ang loadings ay yung beam, BF, at saka CG. So, ang tributary area, hinahati. So, ang distance center to center ng mga beam ay 3 meter. A to B, 3 meter. B to C, 3. C to D, 3. Then, yung length ng beam is 8 meter.
So kapag hinati natin ito dito sa gitna, ang makukuha natin dyan ay 1.5. So dalawang 1.5, that is 3 meter also. Then length of 8. So itong shaded area na to, yun yung tinatawag na tributary area. Kaya ang tributary area naman na assign dito sa beam AD ay ito lang kalahati. That is 1.5 by 8. Kaya ito, symmetrical ang loadings nito. So ang tawag dito is one-way loading. So yung one-way loading, kapag kinuha nyo yung ratio ng long length over short length, this should not be, this is greater than 2 meter. That is called one-way system. Then kapag ang ratio ng long length over short length is less than 2 meter, that is two-way system. So ibig sabihin nun, dito ang loadings nito, itong area na to, yung load niya papunta doon sa beam, one-way lang siya. Ayun. Ito ganun din. Kaya doon magko-concentrate sa beam. Ito naman, kalahati lang ang ano niya, papunta dito. Kaya yun yung mga assign na loading sa kanya. So dahil alam na natin ang tributary area, we can now proceed to compute the uniform load. The uniform load is kilonewton per meter. That is uniform. So katulad nung nakuha natin dito. Then dito, yun yun. So 0.15. So kung ang unit weight ng concrete, katulad dito sa kinompute natin, no, 23 for concrete slab muna, 23.6 kilonewton per meter multiply by 3 multiply by 0.15. So makakancel. So dahil yung meter multiply by meter is square, so ang matitira dito ay per meter 0.6. So saan galing yung 3? Eto. Ito yung kanyang length dito na 3 meter. No, kasi ang kinukuha natin ay yung kanyang uniform load along its length per meter. Kaya nga yan ay kilonewton per meter. So sa na-compute natin plus steel dead load ng steel beam, that is 77 kilonewton per cubic meter, then ito ay 94.8. Ito yung kanyang cross-sectional area. Yung cross-sectional area niya na centimeter square. So kapag kinonvert natin sa meter yon, you should divide it to 10,000 para maging square meter. So nakuha natin ay 0.73 kilonewton per meter with a total of 11.35 kilonewton per meter. Kaya ito yon, yung load niya. Okay, nakuha natin na ito ay 11.35 kilonewton per meter. So, makukuha natin ngayon yung kanyang reaction. Yung reaction na yun, yung R1 at R2, yun yung magiging concentrated load dito sa point C at saka sa point G. So, dahil symmetrical siya, that's, R1 should be equivalent to R2. Dito na natin i-apply ngayon yung equilibrium equation, the summation of force vertical equals 0. So yung 11.35, dahil ito ay merong 8 meter na length, 11.35 kilonewton per meter multiply by 8 meter is equals ayon R1 plus R2. So, yung R1, R2 ay equal. Therefore, ito ay 2 reaction. Nakapaghinati natin ngayon sa dalawa, ang result ay 90.8. Yun yun, 90.8 kilonewton going up. So, yun.
So, kapag ginamit naman natin, yung in-apply natin yung equilibrium niya, mamaya, pag in-analyze natin ito, yung point A, point B, point A, point B, point C, point D, ito yung girder AD na pinakukuha sa atin. So, sa point C, ito, meron na tayo agad dito. Iyon, na naka-assign. Ito yung na-compute natin sa point C. Ito, ito kasi yung C, CG. Kaya ito ay 90.8 kilonewton. So, compute natin. So, dahil symmetrical yung beam, B, at saka C, dahil pareho lang sila ng tributary area, yung value nito, value din nito. Kaya ito ay 90.8 kilonewton din. So, let us proceed dun sa computation ng tributary area naman o loadings ng beam DH. Beam DH. Ayun. So, yung tributary area niya ay 0.5 multiply by 8. No? Ayun. Kaya yung concrete slab ulit, multiply by 1.5. So, 1.5 yung ano niya doon, multiply by 0.15. So, nakuha natin ay 5.31. Then, yung sa steel beam ulit, 0.73 pa rin. Ang total ay 0.604. Kaya yun yung kanyang uniform load. So, doon sa nakuha natin yan, dahil siya ay simply supported, so, ganun uli yung computation niya, ang makukuha natin na reaction, the same method as 48.32. Kaya dito ngayon sa ating beam as a girder natin, ito 'yon, no? Yung 48.32 kilonewton. 48.32 kilonewton. So ito lang yung mga concentrated. Pag inanalyze natin kasi ito ulit, isasama natin yung self-weight niya nung girder. Yung concrete, hindi na. Kasi, yung concrete, nakasakay dun sa beam. Sa apat na beam. Since na-compute na siya, na naka-assign siya sa beam, kaya ito, ipinapasa ngayon ng beam sa dalawang girder na nakasupport sa kanya, yung kanyang concentrated load. Kaya, ang isasama na lang natin dito, ang magiging uniform load nitong girder A to D ay yung kanyang self-weight na lang. Ayan, self-weight. So, yung 77.0 na kilonewton per cubic meter, imumultiply naman natin ito doon sa kanyang cross-sectional area na 337.4 cm square. So, para maging meter square yan, over 10,000. 10,000. Ayun, kaya makukuha natin ngayon dito sa ano yung kanyang self-weight, 2.6 kilonewton per meter. Kaya ito ngayon ay 2.6 kilonewton per meter. So ito ngayon yung point A at saka yung point D, ito na yung column. Yung column naman, ayun, sinusuportahan niya doon sa apat na kanto yung ating floor framing. Kaya, which in turn, kapag kinompute naman natin ito, yung reaction sa RA, reaction dito sa RD, so that is summation of force vertical equals zero. So, yung dalawang reaction R ay equivalent ng 48.32. Dalawa yun, multiply by 2 plus 90.8. Multiply by ito, dalawa din. So, plus, yung uniform load niya, yung kanyang self-weight. Yung self-weight niya na 2.6 kilonewton per meter. Yun. Kaya, ang total, o yung arc, kapag kinuha natin ngayon, yung RA is equals to RD, which is equals 150.82 kilonewton. Ayun. Okay, example number 2.
The floor beam in figure 1.8 is used to support the 1.83 meter width of lightweight plain concrete slab having a thickness of 102 millimeter. So ito yon. Ito yung 1.83 na width. Ito yon. 0.914 plus 0.914 is 0.82 something. So i-convert na siya doon sa 1.83. Then yung thickness nito, ito yon. 102 millimeter. So the slab serves as a portion of ceiling for the floor below. So ibig sabihin, kung nandito tayo sa ibaba, ito ay maaring beam, ito yung kesame na nakikita natin. And therefore, its bottom is coated with plaster. Furthermore, a 2.44 na taas at merong thickness na 305 mm lightweight solid concrete block wall is directly over the top of the flange of the beam. So nakapatong mismo doon sa kanya. So pag concrete slab muna, then ito concrete block. Determine the loading on the beam measured per foot or length of the beam. So ito per meter. Kukunin natin yung loadings nito per meter. So kapag i-drawing ko siya, pahabang ganito, ito yon yung steel. Ano yung loadings niya per meter? Ito. Ito yung kukunin natin na W shape. And actually, ito yon, no? So having this table, so ingat kayo dito, no? Yung lightweight concrete plane per millimeter na siya dito. Kaya dito ay square meter lang siya. 0.015 kilonewton per square meter. Per millimeter yon. So, yung plaster on tile on concrete is 0.24 kilonewton per yon square meter. So, kaya dito, nung kinompute natin, yung 0.24 kilonewton, ito yon yung concrete on tile. Dito tayo muna. Concrete slab. Ito yon yung kanyang supposed to be a unit weight siya. Unit weight. Kaya ito dapat ay per cubic meter. Kaya lang, per millimeter siya dito. Kaya itong denominator na to, ay i-multiply ulit natin sa per millimeter. So actually, eto ganito siya. For lightweight concrete, 0.015 kilonewton per square meter per millimeter. So kung nalilito ka dito, kasi hindi na, so yung author hindi na niya kinonvert kasi yung thickness ng slab ay millimeter. Kaya makakancel siya dito. Pero kung nalilito ka, no? So para makancel, para maging meter ito, you should put on the numerator yung equivalent na millimeter. Then per 1000 millimeter mayroong 1 meter. Ayun, kaya makakancel natin ito tsaka ito. Then multiply natin dun sa thickness kapag kinonvert din natin ito sa meter ay 0.102 meter and multiply by 1.83 meter. So, ang sagot niyan 2.80 pa rin kilonewton per meter. So, yung plaster, dahil meron daw ditong bago mag-islab, yung ilalim niya ay naka-plaster. Kaya yung plaster, ito yon. So, wala na siyang per meter. Yun. Kaya siya ay i-multiply na lang natin doon sa length kasi siya ay naka-square meter, so para maging per meter sa length na lang 1 point dito sa length na to. Kaya ang makukuha natin dyan per meter ano pa rin. Kaya tapos yung block wall, ito yung taas niya, so i-multiply natin doon sa kanyang thickness multiply by nito, so meron tayo ngayon na square meter kapag pinag-multiply natin yan.
So ito, pag minultiply natin sa length niya, magiging volumetric ano na siya. Kaya volume 'yun. Kaya dito sa computation dito, 16.5 ito yung solid concrete kilonewton per cubic meter multiply by 2.44 and multiply by 0.305, that is 12.86. So yung sum niya is 15.80. Kaya ito yung kanyang W, small W, 15.80. So per meter, yun yung bigat na dala niya per meter, yun ang ibig sabihin ng uniform load. So that's all. The remaining problems dito, kaya ako binigay para masanay kayo sa pagkuha ng tributary area at pagsasalin ng mga loadings niya kung saan siya papunta. So simple lang yan. So ito yung basic na ano, kapag nakabisado nyo yan, mas madali na ma-assign nyo yung mga loading. So dead load pa lang yan, hindi pa natin nasasamahan ng live load, kasi sa design natin, kapag nandun na kayo sa ating concrete design, in steel design, doon na tayo magsasanay kung paano ma-assign ang live load, wind load, and iba pang mga involved na loadings. Okay, so pag-aralan nyo po itong mabuti at sagutan nyo ating mga laboratory activities. That's all.